Nang dalisay nga pagsamba, Kristo awa kami. Kristo awa kami. Panginoon Jesus, sa pamagitan mo, nagilingga na ang aming pagpagkasusul sa Ama. Panginoon, awa kami. Panginoon, awa kami. Awa tayo ng mga pagkaliyang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagkabayad tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Ama namin, makapagalian, ikaw ay may itinig at putihig sa dalang itinuturo mo na ang lunas na masalaman ay nasa kusang pagpapalasakit, pagdalangin, at pagmamalasakit. Tumayan mo ang aming pag-aamin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapagirapan ng putihig sa iyong harap ang ilagin mo maibangag tayo sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasama ng hanggan. Amen. Panginoon, iyong taglay ang salitang buhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang buhay.
lagi dan ang kaliwan. Panginoon, pinatlay ko sa litang kumubuhay. Ang tuntuni, binigay na po ay wastong putos. Binigaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwi pagkat mula ito sa Diyos. Pagnawa ng isipan, yaw bunga, sinuduyo. Panginoon, pinatlay ko sa litang kumubuhay. Yaw pagalang sa puon ay marapat at mabuti. Sa banal na tungkuli, na itira, na parat. Pati man na hapon niya ay matuwi na kahatula. Kapag siya ang umato, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, yung taglay ng salitang kumuburuhan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanahan. Higit pa sa gintong rantay na ang hangad ay matamig. Matamig pa kay kapulot. Kapulot na takdal tamis. Kahit yung pulot, ito na dalisay at malinis. Panginoon, yung taglay ng salitang kumuburuhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga hukoy humihingi ng pagbabalikan bilang patunayan. Pagano'n naman ang hinahanap ng mga Griyego. Ngunit ang pinangaralan ng si Kristo'y ipinakasapos isang kapitsuran sa mga hukoy at kahanalan para sa mga subalit sa mga binawag ng Diyos, maging Hudyo at Griyego, si Kristo ang kapangyarihan at kaluluman ng Diyos. Sapagkat ang naakalandang pahala ng Diyos ay kaluluman higit kaysa lahat ng kaluluman ng tao. At ang naakalandang kanila ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita. Salamat sa Diyos. Bakit niyong gawin pala ng bahay na naman?
Dahil dito, tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda? Ang may ibigay mo pang patakang may karapatang gawin ito. Tumugon sa Jesus, ibigay ninyo ang templo nito. At muli ko itatayin sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templo nito. At itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templo tinutukoy na Jesus ang kanyang katawan. Kaya nang siya muling mabuhay, naalala ka ng alaga na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang isa ng paraswa na sa iyo sa loob sa Jesus, maraming sumasampalataya sa kanyang makita nila. Ang mga kawalang magigawa niya sa mga hindi nagtiwala sa kanya sa Jesus. Sabagat nila niya sila lahat, hindi na kailangan may magsalita pa sa kanya bukod sa kanino man. Sabagat kalastas niya ang kalooban ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tumutuloy ka namin ang Panginoon ng Jesus Kristo. Sabay niyo ang Panginoon. At sabay niyo rin. Ang templo ng Jerusalem. Ito yung nakita natin na lugar ng ating Ibanghelyo ngayon sa araw na ito. Na pinagtataon na Jesus ang mga nagbili ng mga baka, mga tupa, mga kalapati at mamamalik ng salapi. Yung pong templo ng Jerusalem ay may tinatawag tayo outer at saka inner. Yung templo kasi mayroon pang isang site doon. Parang yung yun, bago magkagdaan. Pero mga inros, doon nakikita namimili yung mga pinagalitan na Jesus na baka, tupa, at saka ng ibon. Yung ganun din ang namamaling ng pera. Lagyan ko kasi yung templo ng Jerusalem ay may mga activities o na doon lamang ginagawa. Iba pa yung sinagoga. Hindi katulad namin. Pag sinabi mo na barokya ng simbahan, lahat ng pwedeng gawin ng simbahan sa Roma, pwede na gagawa dito. So, pwede gawin yung lahat ng sakramento. Sa kanila, mayroong ginagawa lamang na doon lamang sa templo ng Jerusalem. No? Katulad ng kung yung mga lalaki ng inaali si Jesus sa templo ng Jerusalem, gawa ng pagpapasalamat dahil sa panganay na lalaki. Yun. Doon na rin ginagawa yung punta pa sila ng Jerusalem para inaali si Jesus. So, hindi pwede gawin yun sa sinagoga. Pagamat yung nalimbawa na pwede gawin sa sinagoga, nalit yung pagtutuli. At sinagoga yun, kasi gate-gates lang yun. So, may ibang nagagawa yun sa sinagoga. Lang yung isa sa nasa gusto kong makita nung ako'y napunta sa Jerusalem. 2 years ago, ako'y papasalaman sa Diyos sa pinagkaloban ng pagkataon at kasama ko sa iyong mga tulong. Kailangan ko ito kasi bakit? Hindi ko nakita yung templo ng Jerusalem. Well, hindi lamang sa pagkat lumasa, pati kung biligoy. Kailangan, anong nakita ko? Anak ko na ito. Kaya sabi ko, the waiting wall of Jerusalem. Yung waiting wall, is not even the wall of the temple. Hindi na mismo wall ng temple.
On it may be worldly, outside world. You may fence, bako. Hindi yung bibig ng Jerusalem. Ano yung ipakita ng ito sa lugar na ang templo ng Jerusalem? Mosques. The golden mosques. Mosque. So, sa next slide, ito na lang papaliwanan kung bakit yun ang pangyayari. Pero hindi ko sa akin, yun ang lugar na pinagpuntaan ng Jesus na ipinapahalang yung balang na kasulatan. Na sinabi nga na ibawin ninyo ang templo nito at itatayo ko sa loob ng tatlong araw. Kasi tinatanong siya ng Pariseo at mga Pariseo, anong karapatan mo? At pinapahalas mo yung mga buto kasi nito. Nagtitinda na kalapati ng baka. Ay, yun po kasi yung sa outer side. Yun yung tawagin po natin ay bahagi pa rin ng templo. Na kaya nagalit sa Jesus kasi bakit? Yun kasi ay place reserved for the pagans. Yung mga pagano gusto magdasal. Doon sila pwede magdasal. Doon sila pwede pumasok sa mismong templo. So doon ang mga pagano. Doon sila pwede magdasal. Kaya kaya nagalit sa Jesus, bakit? Ay, sabi nga rin ay kanyang ipinayag, ginawa na yung lugar ng mga palengke ng mga pagmanakaw. So, nawala na yung lugar na kung saan ay pwede magdasal yung mga hindi Hudyo. Pero gusto pa na namin. Nung dinanong siya ng kanyang mga Pariseo kung isa, diba, anong karapatan ng sa niya? Ay, ibagay ninyo ang templo ito at itatayo ko sa loob ng tatlong araw. Well, tuloy na mo ng pinahigili yung mismong building. Ang tinutukoy niya ay si Sundalin, yung kanyang katawan. Na siya ay muli pamukuhay. Yan yung templo ng Diyos. Ang katawan ng Diyos. Ang tao ko, ang tao-tao natin sa tayo ay sa atin ngayon, yung mga mananampalataya, ang tao ko sa atin ay the mystical body of Christ. Katawang mystical ni Kristo. Kasi po yung salitang Ekklesia, ang ibig ko sabihin, ibig ko yung salitang Greco, yung pinanggalingan ng salitang Ekklesia, ay salitang Ekklesia, ang ibig sabihin, gathering of people worshiping God. Sino si ba? Ang hindi lang magpubitin. Magamat pinapaganda natin. Yung simbahan na ngayon, tayo, ang katawang mistiko, Jesus. At alam yung hamang na pinagawa niyo ngayon, iawin natin ha, paniwalaan natin na nawa ay huwag namin kalimutan tungkol sa muling pagkabuhay. Sabi mo nga po, itong apat na pong araw din ang panahon ng Kwaresma is all the preparation sa suffering, death, and resurrection of Christ. Yung gawa ang pagkakuhan natin ulit na si Kristo ay muling pagkuhan. At tayo ay naman yung maniwala na tayo ulit. Tayo yung kabahagi ng nagawa ni Kristo na rin manuling pagkuhan. Yun ang bigay natin ay hindi ng pagpapahalaga. Ang Kristo po yung nabuhay. Kaya mo yung term na ginagamit ng palitikan ni Pope Francis ngayon. We are the Easter people. Tayo ay mga tao ng pagpapuhay. Ang kinakailangan na yun ang pagkakasiyan natin sa ating pagkilos sa muling pagkabuhay. Lalo-lalo sa araw, at ito ito po na ipinahayag sa unang pagbasa. Yung
Huwag kayong lalabago sa utos ng Diyos. At ito, magkakulang ng nila, sinabi namin, na kapag ikaw ay nagkasala, hindi lang ikaw ang paparusahan, kundi yung sabi namin mo. Anong sabi yung act of the fourth generation? Hanggang sa kapwa-kuha mo. So, kung dusin ko yung fourth generation hearing, hanggang sa ako sa tugod mo, ikaw pala ay nagmana ng kasalanan ng muli mo na dinadala ko ngayon sa pagkat gawa din ng pagkakasala ng mga ninuno ko mula sa hanggang mula doon sa great-grandfather mo. Yun yung pinaayaw ko ng mga ibinamanin ko sa plan ng Exodus. Pero sabi ka, ganyan naman yung pagpapala. Yung epekto ng pagpapala ngayon, hanggang sa kapuha-puhan ko rin. Pero hindi lang ako sa amin yung maging kailan kung bagay tayo yung sunod sa utos ng Diyos. Hindi lang gawa na kapag tayo lumabang, tayo may papanusahan ng Diyos. Hindi lang sa pagkatsusunod lang, pero sa pagpapalangin tayo ng Diyos. Hindi ko sinabi hindi. Well, ang sabi ko, hindi lamang. It should be more than that. Ano yung more than that? Kasi we are the Eastern people. Dahil tayo ay mga anak mula sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkat mo, ayaw mo magkasala kasi si Kristo ay muli na buhay. At ako ay muli na bumuhay kay Kristo. Kaya iniwasan ko ang kasalanan. Ganun din po yung pagkaya namin, lalo-lalo na po no, sa nung tatlong halili ng Kwaresma. Panalangin, pagkaayuno, at kawagawa. Pagkakita mo ito, sabi mo pinakilala ng ito sa aming pinagsipalan, ah, para ako maligtas. Hindi, no? Hindi para ikaw maligtas kaya kung gagawin ito. Ligtas ka na. Kaya nagagawin ito ulit, sapagkat ikaw ay mula sa katawang isipo ni Kristo na muli na buhay. Yung term na nawa kayo maging bahagi ng net kasi ito'y gawain na sumusunod kay Kristo muli na buhay. Ito'y gawain ng mga alagad ni Kristo muli na buhay. Anong papagay ko nun? Ay, malaki nun. Kasi nagkatrabaho ka, kapag sinabi mo na ako'y parang maligtas, nagkatrabaho ka natin yung pag-iwan sa kasama ng pagawa ng mabuti. Nagkatrabaho ka rin, personal vision. Kaya kapag sinabi mo na, kaya ako kumano lang ito, umiinaw sa kasama at kumano lang ang pagbutihan. Dahil ako ay kaisara ng Kristong huling na buhay. Ano yun? You do not want for salvation. It is a result of God's saving action to you. Matagumagawa ng mabuti. Resulta ito ng pagliligtas ng Diyos sa akin. At yun ang dapat na maging kaisipan natin. Yun ang dapat na maging kaisipan natin. Ito ay resulta. Ito ay kabahagi. Ito'y kawali ng isang alagad ni Kristo muling na buhay.
Pansampalataya ako sa Diyos sa pangang mga pagkakitong sinahan na may gawa ng lahat ng pagkulupa. Tumakasak ko ang araw ng mga buhay sa Kristo ng Diyos. Kamayon na ang lahat. Nagkataon tao sila na lang sa Espiritu Santo. Tutuwa natin sa kapaligyan ng Diyos. Tulad pa ka sa kapit ni Ponso Pilato. Ipinagin sa Kristo sa matayang thank you.
lang kayo mga kapatid na pagpapahari ng pagpapahari ng ito sa mga kapatid. Kaya ginawa ng Panginoon ang pagpapahari sa iyong mga kapatid sa kapatid ng lahat karangalan sa ating mga pakinagaman sa pambuong sa kayang ngayong banal. Mangaraming dito, kalupan mo ang aming pagpapahari upang ang mga kasalanan namin hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutunan din namin ipatawad sa kapwa-tao. Sumamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasalanan ng Diyos. Amen. Sumayin mo ang Panginoon. At sumayin mo rin. At sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pinaasa natin sa Panginoon. Masalamatan namin ng Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay kasalanan. Ang manalangin ng kapatawad ng Diyos ng marapat sumabagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasalan ng kami hindi, sinubog mo sa Jesucristo ang pagpapanganan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigal, ipinahayag na rin alam ang iyong kalooban na ang mga pito ka ay kanyang damay. Ngayon, ayong inihambol ang pagkatawaan ng mga isa loob ang kanyang ganap at kusang pagkakaroon. Upang sa iyo lagi ka ng pangasunod. Kaya ang isa na pangangayon at isinawa ng mabuhi sa iyo naman ang mga pala sa kalamitan. Kami nagbubuti sa iyo kalamitan. Thank you.
ng kanilang paglalas sa pagpapalit mo yung pagpapuhin mo namin ang lalim natin sa iyo, ang pinapalitibigay buhay at ang halit sa pagkakalawag ng maligtasan. Kami nagpapasalamat na yung pinarapan na tumayo ang sarap mo para mabintig sa iyo. Isinasako namin kami pagsasabi-sabi sa kapawalan ng buhay ng Kristo ay magpuklod sa pagkakalisar sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, inabi mo ang simba ang pagalap sa buong kay Pipus kasi mo kami sa pag-ibig na isang Francis ng Benaventura at ang tanang kapalaman. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na ang dahil ang pag-asa sa buong ng mapubuhay na hindi ang lahat ng mga kamano. Kawala mo sila pag-ibigin sa iyong kaliwanagan. Kawala mo rin na parang ang lahat ng mga sali sa buong mo ng wakas. Na isa na mahal na Mary Maria Reina ng Diyos, isa na isa na kanyang esposo, na mga apostol, isa na matina na lahat ng mabalala na mga nagtito sa nagtitin ng paligid-tigid sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pag-upulit sa maralaman mo sa mga magiging ng anak ng aming Panginoon. Yesu Cristo. Sa pagpapagudan ng Diyo kasama niya sa kanyang lahat ng parangang patuloy sa iyo, doon sa magpapak na riyan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng tayo.
ako kayo.